Mula po sa The Philippine Star, more business allowed by IATF to reopen May 1. Headline naman sa Manila Bulletin, inoculation of 70 million Filipinos on target. At sa Manila Times naman, ICT boost key to recovery according to experts. At mula naman sa Philippine Daily Inquirer, Duterte, we owe debt of gratitude to China. Sa Manila Standard naman, fishers told, swarm disease, at yan naman ang mga naging headlines natin. Eto, nabanggit ko nga kanina, may bagong inilabas na rekomendasyon itong IATF o Interagency Task Force dahil papayagan na yung dine-in sa mga restaurants at maging yung ilang mga personal care services, maaari na rin mag-resume ng operation starting May 1. Sayang kung ngayon sana po pwede tayong magpalibre sana kay Prof. And ano, may magpaporito yung restaurant yung sa Timog. But anyway, Mela, ilan ba yung capacity na papayagan na by May 1 as recommended by IATF para sa MECQ areas? Yes, Dayan, kagabi nga, no, inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na by May 1, bukas na po yan, araw ng Sabado, para sa mga indoor dine-in services, sa mga restaurants, sa mga kainan, pwede po yan ng, at 10% venue or seating capacity. Dito naman sa mga gusto na nga magpagupit at iba pang treatment, pwede naman sa mga salon, sa mga beauty parlors, yan naman ay pinapayagan at 30% capacity. Yun nga, paalala ng ating mga otoridad, talagang ginagawa ito para sa total health ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, habang nag-iingat pa rin sa COVID-19, pero ibibigay na nga yung trabaho nga dun sa mga, no, alam naman kasi natin, marami na yung mga nawalan ng trabaho. So ito yung tulong ng ating pamahalaan para nga kahit papaano ay makapagbalik naman yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Tama ka dyan. Dayan, may tanong lang ako. Ano yun? Anong pinagkaiba ng mga restaurants at saka salon, beauty salon? Ay, hindi ko alam. Ano bang pinagkaiba? Sa salon, syempre, nagpapa-reband ka, hair spa, syempre sa restaurant, kakain ka. I don't know, ano ba ang significant difference pa ng dalawa? Pag pumasok ka sa restaurants, bibigat ka. Pag pumasok ka sa salon, mababawasan ang timbang mo dahil ginupitan ka. Di ba? Tama naman yun kay Prof. Ay, Mela, tara, magpasalon tayo bukas. Oo nga. Gusto ko yun para mabawasan kasi nakakabawas pala yan.